Kumusta na po kayong lahat? Ayan, nandito po ulit ang Auntie Dada. Ayan, nakangiti. O, diba? Kumusta po ang lahat? Ayan. Kung ikaw po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please like na po, comment, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell button below para po update po kayo palagi sa aking upcoming videos. Update lang po sa nangyayari sa akin. Ayan. So, yun na nga po. Araw ngayon ay Tuesday. December 7 ba? Ayan. Oo. Ayan. Okay lang naman po ang Auntie Dada. Medyo nagiging emotional lang siya lately. Kasi nga po, ganun talaga ang Auntie Dada iyak. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga prayers. Ayan. Maraming salamat po sa aking kaibigan. Ayan, si Choli. Ayan, si Choli Magramo. Siya po yung aking kaibigan na mabait. Ayan, kasabayan ko pa po siya noong nag-apply kami papuntang Malaysia. Magkasabay na po kami yan. Ayan, magkasama na po kami sa agency, sa training center. Magkasama na po kami yan, kaya kilala na namin ang isa't isa. Ayan, hindi naman kami palaging nagkaka-texan or nagkakatawagan nung nandito na kami sa Malaysia. Matagal din bago kami abot ulit. Ayan, bago namin naabot ang isa't isa. Kasi nga noong una, bawal ang cellphone, walang day off. Ayan, pero dahil sa internet, ayan, nagkahanapan kami sa FB. Ayan. So, ayan ngayon, magkasama kami ulit. So, maraming salamat din sa kanyang napakabait na employer. Dahil, yung inampon nila ako dito for how many days. At saan ka makakahanap ng employer na gusto niyang papuntahin ang kaibigan ng kanyang katulong sa kanyang bahay. So, ayan, nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Oo, noong pagbaba ko po, sila pa yung sumundo sa akin doon sa baba ng building namin. Ayan, okay lang naman kahit na wala akong natanggap. Wala talaga, as in, nakuha ko lang yung sahod ko, tapos ang aking annual leave na supposed to be, kung sa mga ibang amo makukuha mo yon dahil sa tagal mong nagtrabaho sa kanila, kailangan mo talaga yon at karapatan mo yon. Wala. Ang aking plane ticket na dapat karapatan ko dahil sa limang taon, halos limang taon akong nag-ano sa kanila, wala. Ayan. So, okay lang yon. Ayan. Kesa naman sa mag-stay pa ako doon, ayan. Okay lang sana kung aminin na lang sana nila na wala talaga silang maibigay sa ngayon. Pero hindi eh. Yung parang nagkasagutan pa kami. Pero sabi ko na lang, okay, kung ayaw mong ibigay, huwag na. Pero doon sa kahuli-hulihan naman, ang sabi naman niya, ayan, na medyo doon na lang ako kumampante dahil binablock din niya ako. Yung parang gusto rin niya akong maging matakot sa kanya. Pero, ganun pa man, nagpapasalamat na lamang ako kasi nga, sabi naman niya sa huli, i-update ko lamang daw siya kung ano man yung mga nangyayari sa akin. At, hanggang hindi pa daw maayos ng magiging bagong amo ko, yung papel ko, hindi daw siya pupunta ng immigration para i-stop yung pagkaka-under ko sa kanya. Pagkaka-under, yung pagiging amo ko, yung papel ba, yung visa, ganon, yung permit na naka-under pa rin sa kanya, hindi daw niya ipapa-stop yun. Iba kasi yung dito, yung law nila. Hey, mahirap intindihin, pero intindihin ko na lang. Ayan. Pero yun na lang yung pinagpapasalamat ko dahil hindi siya nagpunta kaagad sa immigration para i-stop yun at magiging illegal talaga ako. Ayan, doon na lamang ako nagpapasalamat. Nagkaroon din siya ng consideration
for the last minute. Kasi alam ko na talaga doon naman sa mga sinabi ko sa kanya, baka naman na konsensya. Kasi nga 'di ba naman, yung haba ng panahon na pag-i-stay ko sa kanila, wala talaga akong natanggap na dapat sana karapatan kong makuha. Hayan. Pero okay lang naman kasi ilang araw din lang naman, marami ding mga options na makukuha ang mga amo. Pero ang ano kasi dito, ang problema, kadalasan sa mga amo ay ano, hindi sila yung magbibigay ng permit. Ikaw, sarili mo mismo ang magpagawa ng permit. Pero itong nakuha ko po na amo, sabi po ng ano ng agent, tutulungan niya ako na ano, humingi ng financial support doon sa amo para para kahit ako na lang yung mag-renew ng visa ko, pero ako na lang, sarili ko na yung visa ko, hindi na mag-a-under sa kanila. Yung pera na gagamitin ko ay manggagaling sa amo na pupuntahan ko. Yung parang hulug-hulugan ko na lang sa sahod ko sa kanila. Ewan ko, bahala na po kung ano yung mangyayari. Ang mahalaga po, mayroon na po akong nakuhang amo, mayroon na akong trabaho, at mayroon na akong masasahod na may papadala sa aking mga anak. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong mga prayers. Thank you so much, nakakatats. At ngayon ay parang gusto ko na namang umiyak dahil ganun talaga ako, madali akong umiyak. Maraming salamat dahil nagkaroon ako ng mga kaibigan na kahit sa Whitey World ko lang sila nakasama at nakilala. Nararamdaman ko po yung inyong comfort. Thank you so much. At higit lalo na po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil alam ko hindi niya ako pinapabayaan. At laging naandyan na siya yung nagbibigay kung sino yung mga matatakbuhan ko, sino yung mga mapagkakatiwalaan ko. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong support kay Auntie Dada. Ayan. God bless everyone. Mag-ingat po tayo palagi. Love you all. Hoping soon makakabalik na ako sa White World. Makakasupport na naman po ng maayos. Ayan. Thank you so much. Ayan.